Alam mo kung gano'ng ka-importante kay Porsche yung Excelsium, di ba? Papakita ko sa'yo kung anong ginawa ng pamilya mo sa dati kong bar. Sabihin mo nga sa kapatid mo na hindi ko papalagpasin yung pinagagagawa niya sa akin. Di ba nga, kapatid ko lang siya sa ina. Sister na nga kita eh. Siguro naman, di kayo nagtututukan ng kutsilyo ng mga bago mong kapatid, no? Anong ginagawa mo dito? Nagandahan lang ako dun sa mga nakadisplay. Franco, yung anak mo sa labas nang kiimbestiga. Nakita niya yung mga ebidensya nung nasagasaan ko si Inyo. Walang makakaalam na ikaw ang nakasagasa dun sa bata. Dadabalitaan niyo yung nangyari kay Dwight? Dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Dali niyo na! Mas hindi ko naman pinagkaya yung bata eh! Oo naman. Bakit? Nagtataka lang kasi ako eh. Para siya magiging suspect dun sa pagkamatay ng kapatid ni Alex. I-intern lang siya nung nangyari yung hit and run. Hanggang opisina lang siya eh. Imposible siya nag-drive ng van natin papuntang Oriente. Oo ngayon. Dad, maling tao yung inaresto nila. Loyal na empleyado si Dwight ng Excelsium. Dad, kung may magagawa tayo para patunayan hindi siya guilty, di ba dapat ginagawa na natin ngayon? Labas tayo dyan. Dad, tao natin yung si Dwight. Huwag kang makialam. Dati pinagtatakpan mo kayo. Meron ba kaming hindi nalalaman? Dad, sakutin mo yung tanong. Dad, sakutin mo yung tanong ko. Huwag mo gamitin sa akin ang tonong yan, ha? Wala kang karapatang mag-demand ng kahit ano sa akin, anak lang kita. Alis! Alis! Babe, what happened to you? Bigla ka na lang nawala sa mansion. Dito lang ako malapit sa school nila, Jewel. Sabi nung teacher niya, she has a rehearsal for some show, kaya mamaya pa talaga siya uuwi. Okay lang, antayin ko na lang. Mamaya na tayo mag-usap sa bahay, ha? Napapaisip ka na ba na talikuran ng pamilya Tera? Ang ginagawa mo rito? Sinusundan mo ako na. Nag-iisip-isip lang naman ako tulad mo. Disappointed kasi ako na medyo boring yung recent na paghigad ko kay Portia tungkol kasi sa negosyo. Parang kulang. Baka may alam ka tungkol sa personal life niya na pwede kong gamitin. Share mo naman. May alam man ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Ang usapan na to, kapatid ko, yung gusto mong taluhin. Speaking of kapatid, nakatawa, no? Mortal na magkaaway tayo, pero pinagdugtong pa ng tanhana. Dahil parehas natin kapatid si Ate Rose. Ano kayang iisipin nun kapag nalaman niya na
may rapist siyang kapatid. Naku! Alagad ba naman yun ang batas? Ano mong pinapatagal mo, Pai? Alam ko naman yung gusto mong gawin. Di ba sarain yung buhay ko? Amira, wala akong pakialam sa sarili ko. Pero sana labas dito yung anak ko. Amira, inosente siya. Inosente nga, malas lang niya. Tatay niya, maniak. Ikaw mag-alala. Tatapos naman na din to eh. Ang tanong lang, ilan kaya sa inyo sa mga tera ang magsasama-sama sa loob ng kulungan? Ross, kumusta yung balita mo? Okay ka na ba? Oo, okay na daw. Sabi nung doktor, pwede ko na daw tanggalin yung sling. Mga pala, Alex. Ako na muna yung magtatanong kay Dwight, ha? Nasesensyahan na lang kita kapag pwede mo na siyang kausapin. Ross, salamat, ha? Siyempre naman. Para kay Ineng. Para kay Ineng. Alex. Hindi ako pumatay sa kapatid mo. Intern lang ako nung nangyari yun. Tsaka hindi nila ako pinapayagang mag-drive kapag out of town. Meron ka bang record kung sino nag-drive nung araw na yun? Hindi kami nagtatago ng record ng ganung katagal. Pero may suspecha ako kung sinong pumatay sa kapatid mo. Si Ma'am Natalie yun, pre.